Games. Kaya naman, pakinggan natin ngayon si Roxanne Montealegre. Hello, Anton. Hello, Ren. Mana ako sa'yo, Anton, sa kasipagan ko. At sa mga kapamilya natin na sumusubaybay ngayon dito sa NCAA, Happy Tuesday. And I hope you guys choose to tweet us at ABS-CBN Sports. Use the hashtag Galing NCAA at hashtag NCAA Season 94. At kung nasa daan kayo, nasa traffic kayo, pwede nyo pa rin kami nga sundan. Pumunta lamang sa Philippines' number one sports website, sports.abs-cbn.com/NCAA. And you can also go to YouTube, youtube.com/ABS-CBN Sports naman. At ito na nga, kagaya ng mga kasama ko, sinabi nila, last day of eliminations. This is also the last game sa elimination round. Kaya huwag rin kayong papahuli sa mga tweets nyo, mga shoutouts nyo, mga opinions nyo. And please do join our conversations later on, Anton. Grabe, Roxanne Ren, can you believe it? This is the last game of the elimination round. Parang kailan lang nasa Mall of Asia Arena tayo, listening to all the coaches, listening. Welcome back, mga kapamilya, dito sa NCAA Season 94. Before na in love si Coach T.Y. Tang sa basketball, ang unang sinubukan niya ang competitive swimming. At sabi nga niya, he relied on himself in all these competitions and gaining all these medals. But if there's something he's learned, it's also about not just being self-reliant and also using mental techniques, but also being mature. Kaya nga yun daw ang nawala sa kanila during the second round of eliminations. Ang mga kasama daw niya na mga players ay bata pa, kailangan pang sanayin, kailangan pa ng experience. Kaya naman ang mindset nila ngayon is just to absorb everything they can learn for today's game. At dagdag pa niya dyan, yung practice nila stayed the same from day one dito sa NCAA. Bukas daw, balik ulit sila sa pinakamahirap nilang practice to prepare them for next season. Anton? Sa Roxanne Montealegre. Anton, we're not sure kung sino pang ibabalik ni Coach Jeff Napa, but definitely missing in action for today, Jeremiah Taladua, na nung Friday nagkaroon ng ankle sprain sa kanilang training. Sabi nga niya, hindi na bago sa kanya ito, matagal niyang iniinda ang kanyang napaka-sensitive na ankles, pero masakit daw sa loob niya dahil if ever magiging last game nila ang LPU, but optimistically, he will still have 4 more games before he graduates. Kaya ngayon, ina-ask din niya ang community ng Lebron to pray for his quick recovery. Anton? Maraming salamat. NCAA Season 94, halftime na, Letran Knights contra sa CSB Blazers. Lamang ang Blazers sa score na 50-36. At ngayon naman, kahit missing in action si Jeremiah Taladua sa court, kasama ko naman siya dito for a short interview. Maya, paano ba kayo ngayon nagpe-prepare para sa laban niyo against LPU on Friday? Nagpe-prepare kami sa Lyceum. Siguro, dodoblin namin yung effort namin, lalo na sa depensa. Tapos, bibigay namin yung best namin kahit sa practice para pagdating sa laban namin sa Lyceum, kaya namin talunin sila. Bakit medyo parang naiiyak ka ngayon? Hindi, kasi last year ko na ngayon, ilang games na lang, tapos na yung NCAA career ko. Gusto ko, pagbalik ko ng Friday, gusto ko talaga, may manalo kasi doon ako galing eh. Parang gusto kong parang last game ko makalaban talaga sila, kaya so talagang matalo sila. Ano yung pwede namin i-expect sa'yo? Ano ba yung gagawin mo on that game pagbalik mo? Siguro sa pagbalik, siyempre mas aggressive sa depensa, tsaka double effort pa rin sa bawat pasok na ibibigay sa akin ni coach. Ngayon naman, baka pwede mong imbitahin ang mga letranista na suportahan kayo sa bakbakan nyo against LPU. Sa darating na laban namin sa Lyceum sa Friday, inaanyahan ko, suportahan kami ng all letran community. Sana manood po kayo. Salamat po. And I hope you recover quick para bukas. Practice na kagad for you, Maya. At ngayon, mga kapamilya, kung meron kayo mga shoutouts sa mga favorite players nyo, may mga comments kayo, you want to join the conversation, just use the hashtag GalingNCAA at hashtag NCAA Season 9. Welcome back, mga kapamilya, dito sa NCAA Season 94. Kasama ko ngayon, Gerard Castor, natapos naman ang kanyang role bilang team captain in Season 92 and 93. And dito pa rin siya para supportahan ang Blazers. Gerard, ano ang pinaka-difference nung time na team captain ka pa at sa team mo ngayon? I think yung most difference that last year, it was like a trial run for us. But this year, nakita naman din yung results. Like, we get yung binild ngayon, madami ng wins. And
they're one of the top teams na talaga. And next year, for sure, it's gonna be, they're gonna get what they want. They will be stronger next year for sure. And then Jared, yung tanong ko sa'yo kanina, you were mentored under Stellar coaching staff. How was your experience like? It was a very nice experience for me. I think it was very great because everything had to be in detail. Parang we had to execute everything according to plan so that we could win. That's why we got a few wins last year, and that's why this year they're really one of the teams to contend with. On a lighter note, sino bang pinaka-namimiss mo sa team mo at ano bang namimiss mo sa college basketball? I think most of my teammates, except for the rookies kasi hindi ko sila kilala. But for the coaches, si Coach Carlo kasi madami siyang mga jokes na medyo gusto ko. Yeah. Mamaya nga, tingnan natin kung ano ang mga jokes niyo. Later, I'll catch you at the dugout. And that's all for now, Anton. Welcome back mga kapamilya dito sa NCAA Season 94. Anton, hindi lamang si Maya Taladua ang may iniindang sakit today. Pati na rin si Christian Pajarito na nagkaroon din ng ankle sprain yesterday. For today, nagsiswell pa ang kanyang ankles at medyo masakit pa ito. Pero sabi niya, because he's really thankful for the opportunity that the Tran gave him, he owes it to his coach to have that fighting spirit and to soldier on. Pero sabi naman ni Coach Jeff Napa, hindi lamang fighting spirit ang kailangan nila. Ang nawala sa kanila, depensa for today, nawala rin ang kanilang pag-set ng pace at tone ng game. Yun nga ang talagang hinahanap ni coach kanina pa sa kanila. But right now, ang focus na lang nila is to go back to basics, do their jobs, because their job isn't done yet, Anton.